Hello po sa inyo. Itong dish na ating gagawin ay paborito ko. Lalong-lalo na ang ating mga nanay at lola. Bukod kasi sa mas sustansya at masarap, more on veggies lamang ito. Ito ang lumpiang sariwa. Sa paggawa nito may tatlong component. At ang unang stage na ating gagawin ay ang filling. At ang ingredients na ating gagamitin, pork cut, ang ating string beans, tofu, sweet potato, ang ating carrots, syempre pa ang ating lettuce, ang ating salt and pepper to taste, ang ating fish sauce or patis, garlic, ang ating onion, chicken stock, at ang repolyo or cabbage. At para sa unang stage, gagawa tayo ng ating filling. So, sa isang kawali or pan, maglalagay ako ng kaunting cooking oil. Siyempre, una na dito, isusuté natin ang ating bawang or garlic. At pag medyo brown na ito, isunod na natin ang ating onion. At kapag nagkaramelize ito, pwede na natin ilagay ang ating pork cut into small portions. Hayaan lang natin itong maluto. Then kapag okay na, isunod na natin ang ating carrots. Siyempre, ang ating sweet potato. Haluin lang natin mabuti. Tamang luto lang ang gagawin natin dito. Mainam pa rin, mag-crunchy yung mga veggies na ating ilagay. Sunod naman dito, ang ating string beans. At lalagyan ko lang siya ng kaunting water. Siyempre, para sa ating sangkap, ang ating patis or fish sauce, ang ating white pepper, at nakapagbibigay ng additional na lasa ang ating broth cube. Then, ilalagay lang natin ang ating tofu. Haluin lang natin itong mabuti para mag-incorporate ang bawat ingredients na nilagay natin. Then, the final step, ilalagay na natin ang ating repolyo. Hahayaan lang natin maluto ng bahagya ang ating repolyo. So, after that, ready na ang ating filling. Punta naman tayo sa ating second component or stage ng pagluluto. Gagawa tayo ngayon ng ating sauce. So, gamit ang cornstarch, brown sugar, at soy sauce.
at sa isang boiling pan nagpakulo na ako ng ating water. Approximately 1 cup of water, depende sa dami ng sauce na gusto nyong gawin. Then, ilalagay muna natin para sa una ang ating brown sugar. Tutunawin lang natin ang ating brown sugar. Then, isusunod ko na ang ating soy sauce. At kapag kumulo na ito, maglalagay ako ng kalahating broth. Then, gamit ang diluted water with cornstarch, ibubuhos na natin hanggang sa ang ating sauce ay lumapot. At isasama ko na rin ang ating garlic, ang ating minced garlic. Continuous lang ang ating pag-stir at takpan natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung tamang lapot. Ready na tayo sa ating last step. Ang paggawa ng ating fresh lumpia wrapper gamit ang flour, cooking oil, egg, at ang ating gatas. Gamit ang isang mixing bowl, lagay lang natin or imimix natin ang ating flour, ang ating egg, ang ating oil, then, ang ating milk. Then, imimix lang natin ito. Ito na ang ating mixture sa paggawa ng lumpia wrapper. At ready na tayo sa paggawa ng ating lumpia wrapper. Gamit ang isang non-sticky pan, scatter ko lang ang ating butter, or kung may oil spray kayo, mas mainam. Portion by portion natin gagawin ang ating lumpia wrapper. So para sa ating first portion, ikakalat lang natin pabilog ang ating mixture. And in a few seconds, ready na ito or luto na ito. So as you can see now, eto na ang ating fresh lumpia wrapper. So natapos nating lahat. Ngayon, on a final stage, gagawa tayo mismo ng ating lumpiang sariwa gamit ang ating lumpia wrapper na ating ginawa kanina, ang ating lettuce, then lalagyan ko siya ng ating filling o yung ginawa nating unang stage kanina, yung palaman. So ibabalot lang natin siya. Then, eto na ang ating lumpiang sariwa. Ready na tayo for garnishing. At ginawa ko na lahat kanina. So on top, lalagyan ko siya ng ating sauce or yung ating ginawang lumpia sauce kanina. Then, mas masarap ito on top. Lalagyan natin siya ng ating crushed na peanut. Here we go guys! Eto na ang ating lumpiang sariwa.
At gaya ng sabi ko kanina, isa ito sa aking mga paborito, lalong-lalo na kapag napupunta ako sa mga restaurant. Napaka-easy lang gawin, di ba? Kayang-kaya nyo rin itong gawin. So, maraming salamat sa mga nanood. Uli po, si Abby Urbano ng Culture Foods. Patuloy lang po kayong manood. Ingat po sila!